pakinabang ng karunungan, Kawikaan 4:21. Huwag itong pababayaan mawala sa paningin. Pagkat itong kaalaman ay daan ng buhay, nagbibigay kalusugat kalakasan ng katawan, ang isipan mo'y ingatang mabuti at alagaan pagkat yan ang siyang bukal ng buhay mong itanataglay. Ilayo mo sa iyong bibig ang salitang mahahalay. Ilayo ang mga lapi sa kasinungalingan. Palaging sa hinaharap ang kol ng iyong tanaw. Ituon ang iyong pansin sa iyong patutunguhan. Siya sa atin mong mabuti ang landas na lalakaran sa gayon ang lakad mo ay lalaging matiwasay. Huwag kang liliko sa kaliwa o kanan, umakbang ng papalayo sa lahat ng kasamaan. Habang itinuturing natin ngayon na ang ulo ang pinakasentro na nagpapagalaw sa tao, sa Biblia ay itinuturing na ang puso ang kabuuan ng buhay. Ito ang luklukan o sentro ng pag-ibig, damdamin at kalooban ng tao. Nalalaman ng Diyos ang puso ng bawat tao at sinisiyasat niya ito upang makita ang tunay na nilalaman. Tayo bilang bayan ng Diyos ay dapat manalangin sa Kanya na suriin niya ang ating mga puso at alisin niya ang anumang kasamaang nananahan doon. Sa gayoy, maihahanda niya tayo para sa ganap at tapat na pamumuhay ngayon at para sa maluwalhating buhay sa kabila ng kapatayan. Kung wala ang kagandahang loob ng Diyos, ang puso ng tao ay masama at magbubunga ng masasamang gawain. Ngunit ang puso ng mananampalataya na pinalambot, muling nilikha at dinalisay ng Diyos ay nagbubunga ng mabuting gawa at sumusunod sa kalooban niya.